So meron tayong pwedeng mapasukan dito, may butas dyan, at yung lusot naman ay sa kabila nitong isla. Wow! Dito bakit marami yung mga tao? Ano yung ginagawa nila? Parang nami-miknik lang. Ayos yung picnic nila dito, nasa gitna ng dagat. Parang nagmumukbang sila ng sea urchin. Ayan, no? Grabe! Ang dami! Hindi ba kayo natutusok? Hindi! Eto talaga yung pinakamaganda. Etong bangka, parang nakalutang na sa hangin dahil nga sa linaw ng tubig. So kakaiba yung lupa dito, kulay pula, tapos sa ilalim nito ay may mga nakadikit na bato na anytime pwede mahulog. Para po siyang balat ng palaka yung may kulog, oh. Good morning mga ka-SEFTV, panibagong vlog, panibagong lugar na naman ang ating explore ngayong araw. So ngayon nga pala ay nandito po tayo sa Calbayog City at mula sa Tacloban City ay nag-travel po tayo papunta dito ng mahigit sa 4 oras. So dapat sana ngayong araw ay tatawid po tayo papunta doon sa Masbate. Pero dahil nga sa bukas pa pala yung schedule ng barko papunta doon sa Masbate, kaya sa ngayon ay dito po muna tayo pansamantalang mananatili sa Calbayog City. Ayan. Pero dahil nga sa makikita nyo naman, maganda yung panahon natin at dapat na hindi natin ito sayangin. Kaya ngayon, imbis na mag-ikot-ikot lang tayo dito sa Calbayog City, yung gagawin natin ay mag-island hopping. Dito kasi, sa harap nitong Calbayog City ay marami yung mga isla na matatagpuan. Saktong-sakto, maganda yung panahon, kalmado yung tubig. Kaya pwede natin puntahan yung mga islang hindi nyo pa marahil nakikita. Nabisita na po natin itong Pink Beach ng San Vicente. Pero dahil nga sa kulang tayo sa oras, kaya hindi po natin na-explore ng maayos itong lugar. So ngayon, pagkakataon na po natin nalibutin itong bahaging ito ng Northern Samar at maipakita sa inyo kung ano nga ba talaga ang magkikita sa mga islang ito. Mapapansin niyo po dito, medyo mamula-mula yung mata ko kasi wala pa po tayong tulog. Nag-travel tayo mula Tacloban alas 10 ng gabi kanina. Tapos dumating tayo dito mga alas 3 ng madaling araw. Ang hindi natin alam, wala pala tayong maabutang biyahe papuntang Masbate. Kilometro pa lang yung trinavel natin mula dun sa Calbayog City proper at narating po natin itong bahaging ito ng Northern Samar kung saan makikita yung pagitan ng dalawang probinsya. Dito banda yung Northern Samar at doon naman banda yung Samar. So dito, napahinto po tayo kasi makikita po natin yung helera ng mga nagbebenta ng mga danggit, mga pusit, mga dried fish. Marami po dito. Tulad na lamang dito. Ma'am, good morning. Good morning po. Itong mga panindan nyo, galing to saan? Galing Calbayog yung mga dailies namin. At saka yung danggit, pusit, galing po sa Biri, Allen, yung iba po. Bagamat makikita nyo dito, ang ilan ay galing pa sa ibang isla tulad na lamang ng Cebu, Masbate. Karamihan naman ng mga nakadisplay dito ay dito ginawa sa probinsya ng Samar at Northern Samar. Ma, meron po ba kayong tinapa? Minsan lang po kami dito nagtitinda kasi hindi mabenta yung masyado kasi madali siyang mapanis. Kaya ako natanong kung meron silang binebentang tinapa dito kasi yung tinapa, yung isa sa mga specialty ng Calbayog City. Isa-isahin po natin yung mga binebenta dito. Ito po yung danggit, tumitimbang po ito ng 1/4 at nagkakalaga ng 200 pesos. Bukod dito sa danggit, meron din po silang sapsap na buo at meron din namang sapsap na boneless. Magkano po dito, ma'am? 150. Ayan, mas mura po siya kumpara dito sa danggit. So, meron mga stick fish. Kala ko stick bread lang meron. Meron din palang stick fish. At maliban dito sa mga dried fish, meron din po silang mga nakabote ng tahong. Tama po ba tahong to?
yun. Oh, I feel, I feel, I feel, I feel so alive. As I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky. I found my way, I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day, cause I found my way. Sir, dito po ba yung sakayan papunta sa ano, San Vicente? Nandun po. Sambig. Sambig. May sambig. May tulay doon, dalawang tulay madadaanan nyo. Magtanong po kayo doon. Ayun. Saan na kayo, boss, doon sambig? Okay. Thank you, sir, ha? Thank you, thank you. Ayan. Ayan. So, mali pala tayo ng napasukan. Hindi pa pala to. Cause I found my way, my way, my way. Yun, so may daungan doon. Yun siguro yung sinasabi nung presidente kanina. So hanapin lang natin kung saan yung pasukan dito. So pasok po tayo dito sa kanilang fish port kasi dito makikita natin yung mga bangka at yung mga sasakyan na mga pasahero na ewan ko kung nasaan silang isla ngayon. Sir, good morning. Ano ba din ang sakayan pakatuwa sa San Vicente? Oo, oh, San Vicente ito. Oh, may pasahero sa San Vicente pero mamaya ba? Kung may special ka mo, ah, din ang sakayan. Special? Pag pera man special? No, balikan. Hmm. 6,000. Mga pera ka pasahero ito't kaya? Oo, oh, ano, 13 na pasite. 13. Amin na nito yung mga bangkano. Oo. Mga pera ka oras ang biyahe tigan to? 2 hours. 2 hours. Late at night, late at matapos ang mayigit sa 2 oras sa travel mula doon sa San Isidro, Northern Samar, ay narating na rin po natin. Etong San Vicente, town proper. Grabe. Dito, talagang nakamamangha itong lugar. Doon pa lang sa likuran nitong isla ay talaga namang wala tayong masabi sa ganda ng mga tanawing matatanaw natin dito. Ayun. So dito, sa port area nitong isla, tingnan po muna natin. Medyo mahaba po itong pier mula doon sa mainland hanggang dito. Kasi pag naglo-low tide tulad ngayon, sobrang baba ng tubig. So yung mga malalaking bangka ay hindi na po nakakalapit. Kaya ganito kahaba itong kanilang port area. So meron po sila ditong konkretong waiting shed kung saan nagaantay yung mga pasahero na sasakyan ng bangka papunta sa iba't ibang lugar dito sa bahagi ito ng Visayas. Yan. Ayon sa mga napagtanungan natin kanina, mula naman dito sa San Vicente ay magta-travel na lang daw ng 2 oras papunta naman dito sa Masbate mainland. So dahil nga sa malapit na dito sa Masbate, etong bahaging ito ng Samar, kaya karamihan sa mga tao dito ay Bisaya yung lengguahe. May mga ilan nilang waray, pero karamihan talaga dito ay Bisaya. Tingnan naman po natin kung gaano kalinaw yung tubig. Ayan. At dito sa kabila. Grabe. Yun oh. So
itatanaw po pala natin mula dito, yung mga tao na nandun sa bahaging yun ng dagat, yan, namumulot ng shell. Yung iba naman, naliligo at naglalaba dahil nasa linaw ng tubig. Kaya yung ilan sa mga residente dito ay dun sa gitna ng dagat, naliligo at nangunguha na rin ng mga shell. Dito sir, may mga bumibiyahe po bang mga roro, ganyan? Wala. Paano po napunta dito itong mga motor? Pambot lang. Pambot? Buti kinaya ng pump boat. Kaya naman, kasi ito naman hindi ito pag hindi malon, okay dito ang biyahe. Pag malon, walang biyahe. Pupuntahan po natin ngayon ng isa sa mga barangay dito na tinatawag nilang Mungol-Bungol. Ayan. Wala yun. Ano ba yung ibig sabihin, sir, ng Mungol-Bungol? Aywan ko, hindi alam. Kasi sa amin, yung ibig sabihin nun, parang yung nagbibingi-bingihan. So dito, mapapansin po natin na konkreto yung mga kalsada. Ayan. Medyo malapad din, kasha, yung dalawang sasakyan sa magkabilang side. Napansin ko dito, karamihan ng mga bahay gawa sa konkreto. Yun, oh. Dahil nga sa 6th class municipality na, etong San Vicente, kaya wala daw palengke dito. Yung mga tao, namimili ng mga kailangan nila dun pa sa mainland ng Samar. Etong San Vicente nga pala, meron po itong nasasakupan na 7 isla at 7 barangay. Mula dito sa mainland ng San Vicente ay nasa halos 1 oras pa yung kailangan nating i-travel papunta dun sa mga sikat na isla na mayroon itong bayan. Yung po yung isla na nagtataglay ng Pink Beach, ayan, yung mga White Beach, yung mga kilalang tourist attraction na pinupuntahan dito sa San Vicente. I'm going back up to make my last stand. I'm gonna dust it off with my own hands. Ayan, so nasa halos 200 meters lang yung layo natin mula dito sa pier. Ayan, nag-stopover po muna kami dito kasi nakita po natin yung mga tao doon. May mga parang pinupulot na shell. So, silipin po natin. Wow, tingnan nyo naman kung gano'ng kalinaw yung tubig dito. Thought I heard it so, to up and leave this town. Head out west, let's say, maybe California. Ano yung kinukuha nyo kanina dito sa dagat? Tuyong. Ano yung ginagawa nyo sa tuyong? Kinakain yung laman. Ilaw na kinakain o niluluto pa? Ilaw. Dito bakit marami yung mga tao? Ano yung ginagawa nila? Parang nami-picnic lang. Ayos yung picnic nila dito, nasa gitna ng dagat. Yan. So dito, parang nagmumukbang sila ng sea urchin. Ayan o. Grabe, ang dami. Hindi ba kayo natutusok? Hindi. Saan nyo yan nakuha? Saan po ba daw? Ayan. So, i-demo po sa atin ni sir kung paano nila kinakain yung sea urchin. Dapat po dandanin mo natin pagkuha dito. Kasi ano, baka matinik tayo. Tapos kasi kapag natitinik tayo, sobrang ano to eh. Half day at saka nasasaktan ka talaga lalo. Ito yung laman niya, kulay dilaw. Parang ano siya? Parang balot? Gano'n? Oo, parang ganun po. Pero mas masarap talaga to kapag ano, fresh pa kasi kapag galing sa dagat ka, pa nakakaulit. Grito. Tapos, pakain lang. Kain? Ako na? Hindi pa. Ayos! So, hindi nyo na pinaparisa ng kanin. Mas masarap yan kapag may kanin. Kaso naubos ang kanin namin eh. Ito po yung picnic dito sa Northern Samar. Hindi po sila nasa park, kundi nasa gitna ng dagat. At may isang plangga ng sea urchin. Mas marami pa yung sea urchin kisa sa dala nilang kanin. Dito pa lang, makikita na natin itong napakaraming coral. Yun! We'll be right back.
So ilang minuto lang yung layo mula doon sa town proper nitong San Vicente, Northern Samar. Narating naman po natin etong pinakadulo nitong isla na kung tawagin nila ay ulo. Habang papunta po tayo dito ay napansin na natin ang hugis ulo na rock formation. Kaya tinawag po itong ulo. So sa kabila naman nitong rock formation, mapapansin naman po natin ang kakaiba nitong korte. Ayan. So makikita nyo yung kombinasyon ng bato at lupa na parang may halintulad po natin sa balat ng palaka. Parang yung kulogo. So lapitan lang po natin. Ito po yung nakikita natin kanina pa. Para po siyang balat ng palaka. Yung may kulogo. Ayan. So kakaiba yung lupa dito. Kulay pula. Makikita nyo naman. Tapos sa ilalim nito ay may mga nakadikit na bato na anytime pwede mahulog. Ito. Talagang nakamamangha yung korte nitong rock formation. So maliban dito sa higanting bato, mapapansin din po natin dito ang napakalinaw na tubig. Ayan. Grabe oh. So meron ditong parang kanal, umaagos yung tubig papunta dito. Dito naman sa kabila, eto talaga yung pinakamaganda. Tingnan nyo naman yung kulay ng tubig oh. Etong bangka, parang nakalutang na sa hangin dahil nga sa linaw ng tubig. So dito, dahil nga sa walang buhangin ang baybayin nitong bahaging ito ng isla, kaya bibihira lang yung mga turista na nag-stop over dito. Tayo lang siguro yung naglakas ng loob na huminto dito kasi may napansin po tayo itong rock formation. Tingnan nyo naman, hindi po ito yung karaniwang rock formation na nakikita natin sa mga isla na tulad ng Biri Island. Tabi-tabi po. Yun oh. Tingnan nyo naman dito. Wow, parang may kuweba dito. Tingnan natin. Akala natin kanina na pangkaraniwang rock formation lang ito. Pero dito, kung inyong lalapitan itong bahaging ito ng isla, dito kayo mamamangha. Kasi itong parang lagoon, diretso pala to sa kabila nitong rock formation. So meron tayong pwedeng mapasukan dito. May butas dyan. At yung lusot naman ay sa kabila nitong isla. Wow! So dahil nga sa hindi tayo mahilig mag-swimming, kaya hindi po natin tatangkaing pasukin itong bahaging ito ng isla. Maganda siya tingnan pero mukhang delikado kasi yung mga bato dito ay matutulis. Yun, tingnan nyo naman. Konting sagi lang, siguradong masusugatan po tayo. Talagang maraming sorpresa. Etong bahaging ito ng Northern Samar. Yung kulay ng bato ay pula. Eto siguro yung rason kung bakit meron tayong pink beach sa bahaging ito ng Northern Samar. Dahil nga sa ganitong bato, ayan, siguro nadurog at humalo dun sa buhangin. Kaya yun, nagkulay pink. Ay nabisita na rin po natin ang ilan sa mga islang matatagpuan sa pagitan ng Masbate at nitong isla ng Samar. Talagang na-excite ako sa mga ginagawa nating island hopping. At dapat ma-excite din kayo kasi sa susunod nating mga island hopping, yung mga islang matatagpuan naman sa Masbate yung bibisitahin natin. Ayan, so sa ngayon niya lang po muna at samahan niyo po kami sa susunod pa naming mga vlogs. Huwag niyong kalimutang i-like at i-share itong video na to. At mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.